sino ang hindi nakakakilala kay Paquito Diaz. Isa siyang maituturing na ikon ng industriya ng pelikula, dahil sa kanyang mahusay at epektibong pagganap sa bawat karakter na kanyang ginampanan bilang isang kontrabida. Alamin natin ang naging buhay ng veteranong aktor at direktor na si Paquito Diaz sa video na ito. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Salamat! Nagkita rin tayo, Hernandez Uniga. Ngayon ko susubukin. Ang matagal ko nang ibig malaman. Alam kong mabilis ka. Dahil tinalo mo si Alonso. Ngunit naniniwala ako. Nakikita kong mabilis kaysa sa'yo. Si Francisco Bustillos Diaz ay ipinanganak noon May 28, 1932 sa Arayat, Pampanga. Ang kanyang ama ay si Manuel Diaz na isang Mexican-American, at ang kanyang ina naman ay si Ana Bustillos. Siya ay may 8 mga kapatid, kasama ang sikat din kontrabida na si Romy Diaz. Noon siya ay 7 taon gulang pa lang, si Paquito ay nakaranas ng isang mabigat na aksidente, siya ay nabangga ng sasakyan at tumilapon ng ilan metro sa kalye. Ayon sa mga nagdala sa kanya sa ospital, ang kanyang hitsura noon ay itsurang hindi na magtatagal ang buhay. Siya ay walang malay ng ilang oras at nagkaroon ng maraming injury at mga fractured bones. Siya rin ay kinakailangan manatili ng ilang buwan sa ospital upang magpagaling, na lubos naman ipinagpapasalamat ng kanyang pamilya na siya ay nakaligtas sa aksidente. Noon siya ay magkokolehiyo, ay gusto ng mga magulang ni Paquito na siya ay kumuha ng kursong law, upang siya ay maging isang abogado. Subalit hindi niya ito sinunod, sapagkat ayon sa kanya ay mayroon siyang ibang gustong gawin, at hindi siya masyadong mahilig magbasa ng libro, na kinakailangan pag nag-aaral ng abuga siya. Dahil dito, ay pinayagan siya ng kanyang mga magulang na kumuha ng commerce sa Far Eastern University, imbes na abuga siya. Habang nag-aaral ng kolehiyo ay nahilig sa paglalaro ng basketball si Paquito. Siya ay mayroon height na 5 talampakan at 10 kalahating pulgada. Siya ay nakasama sa team ng varsity players ng FEU, na lubos na nakapagbigay ng kontribusyon sa kanilang mga laban sa UAAP Basketball Tournament. Siya ay naglaro din ng basketball sa Ateneo Blue Eagles Senior Team noon 1955 hanggang 1956. Si Paquito ay maituturing din na isang popular na estudyante sa kanyang college days, dahil maliban sa pagiging varsity player, siya ay maporma at magaling magdamit ng kanyang kabataan. Sa katunayan, siya ay napiling Mr. Valentines ng College of Commerce noon 1957. Subalit kalaunan, ay huminto siya sa kanyang pag-aaral, dahil ng mga panahon ito ay nagsisimula na siya ng career sa industriya ng pelikula. Si Paquito ay nakapasok sa showbiz sa pamamagitan ng kanyang kaibigan na si Sirio Santiago. Ito ay dati niyang nakasama sa paglalaro ng basketball sa Ateneo, hanggang sa ito ay maging isang direktor at producer sa Premier Productions. Inalok siya ni Sirio na subukan ang pelikula at siya ay nabigyan naman ng mga beat roles sa kanyang pagsisimula. Dahil umanga ang direktor sa magandang tindig ni Paquito, siya ay nabigyan agad ng mas malalaking roles sa pelikula. Ayon sa dating interview sa aktor, mas nagustuhan niya ang pag-arte sa pelikula, sapagkat ito ay mas nagbigay ng challenge sa kanya. Mas maliit din ang tsansa na siya ay makakuha ng injury sa pag-aartista, kumpara sa paglalaro ng basketball. At bukod pa dito, ay mas malaki ang kanyang kinikita sa pag-arte sa mga pelikula. Ayon pa sa kanya, sa showbiz din ay naipakita niya ang kanyang iba pang talento, tulad ng pagsasayaw at pagko-comedy. Si Paquito ay nalinya sa pagiging kontrabida sa mga pelikula, kung saan ay hinasa niya ang kanyang talento at nakasama ang mga bigating aktor ng panahon iyon.
Naging kontrabida siya sa mga pelikula ng mga batikang action star at naging matalik na kaibigan ang hari ng Philippine Movies na si Fernando Poe Jr. Nagkamali ka ng binabangga, Karting Villamar. Kahit na anong gawin, hindi ka pa rin po pwedeng pumareha sa amin. Kaya, kung ayaw mo maperwisyo ang pamumuhay ninyo, umalik ka sa lupa. Halik! John! Noon una ay gumaganap siya na kalaban ng mga bida, pero habang siya ay tumatagal sa industriya, ay nagkaroon din siya ng mga supporting roles at comic relief na kalimitan niyang ginagawa sa mga pelikula ni The King. Ilan sa kanyang mga hindi malilimutang pagganap na hindi kontrabida role, ay sa pelikulang Walang Matigas na Tinapay sa Mainit na Kape. Dito ay ang kanyang kapatid na si Romy ang gumanap na kontrabida, kasama ang aktor na si Dindo Arroyo. Pasensya na ho, Ma'am Pondo. Eh, pero kailangan talaga huunahin si Ma'am Brando. Bakit? Inunong pa sa akin yung matandang yun? Kasi ho, mas malaki magbayad si Ma'am Brando. Sabi niya, kuripot daw kayo. Hinabi niyo yun? Kuripot ako? Yes! Sige, titingnan ko. Memorable din ang kanyang naging pagganap sa pelikulang Ang Dalubhasa, dahil sa pelikulang ito ay lumabas siya nang wala ang kanyang signature na mustache. Hindi mo lang alam, Sarge. Hindi tayo talo. Oh, bakit hindi mo sinabi agad? Ay, lutin mo mga bala! Nakagawa rin siya ng ilan mga comedy films tulad ng Robocop noon 1988 na Pinoy version ng Robocop ng Hollywood. Dito ay nakasama niya ang komedyante at politikong artista na si Joey Marquez at ang kapwa kontrabida actor na si Max Alvarado. Sa pelikula naman na Eagle Squad noon 1989, si Paquito ay gumanap bilang isang pulis, kasama sila Robin Padilla, Jinggoy Estrada, Edo Manzano, Ricky Davao at Monsor del Rosario. Ilan pa sa kanyang mga pelikula kung saan siya ay gumanap ng non-villain roles ay Ang Gawa na Ang Bala Para sa Akin noon 1989, na isang comedy, kasama sila Vic Soto at Panchito Alba. Doring Dorobo, NBI, noon 1993. Iskwala, at Estudyante Blues, kung saan ay gumanap siyang ama ni Joko Diaz, na kanyang anak sa tunay na buhay. Bayadra Brothers noon 1999, na isa rin comedy film, kasama sila Jimmy Santos at Berting Labra. At Pera o Bayong noon taon 2000. Nakasama din niya ang malalaking pangalan sa industriya ng comedy, tulad nila Comedy King Dolphy, Redford White, Vic Soto, Joey Marquez, Herbert Bautista, Joey De Leon, Jimmy Santos, at ang mga namayapang komedyante na sila Chiquito, Babalo, Panchito at Rene Requestas. Noon 2002, si Paquito ay sumubok din na mag-produce ng pelikula, ito ay ang pelikulang Mga Batang Lansangan Ngayon, kung saan ito ay pinagbidahan ng kanyang anak na si Joko Diaz at ng matinee idol na si Bobby Andrews. Ang naging asawa ni Paquito ay si Josefa Gutierrez na isang dating flight attendant at nakababatang kapatid ng dating aktor na si Bob Soler. Ang mag-asawa ay biniyayaan ng apat na anak, isang lalaki na si Joko Diaz, at tatlong babae na sila Cheska Diaz, Johanna at Maria Cristina. Si Joko at Cheska ay sumunod sa yapak ng kanilang ama at pumasok din sa industriya ng show business. Si Paquito ay nagkaroon din ng dalawang anak sa labas na sila Fernando at Ana. Noon 2004, ang batikang kontrabida ay naospital nang siya ay dumanas ng stroke at na-comatose. Sa mga maling balita, sinabi na ang aktor ay pumanaw, pero siya ay naka-recover matapos ang dalawang buwan. Subalit dahil sa stroke na ito, ang kanyang kalusugan ay hindi na muling bumalik sa dati, siya ay nakaranas ng mga panghihina at iba pang karamdaman. Nagkaroon din ng problemang pinansyal ang kanyang pamilya dahil sa mga pang-araw-araw na gastusin at mga gastos sa pagpapagamot ng aktor.
Noong 2007, nagdesisyon si Paquito at kanyang asawa na lumipat ng tirahan sa Daraga sa Albay, sa paniniwalang ang mas malinis na simoy ng hangin ng probinsya, ay mas makatutulong sa kalusugan ni Paquito. Doon ay nanirahan ang mag-asawa, hanggang noon February 2011 ay muling naospital sa huling pagkakataon ang dating aktor. Muli ay nagkaroon ng mga fake news, at sinabing ang dating kontrabida ay pumanaw na. Pero agad itong pinabulaanan ng kanyang pamilya, at ang kanyang asawa na si Nena, ay nanawagan sa mga dating kasamahan nito sa showbiz na maaaring magbigay ng tulong sa aktor. Noon March 3, 2011, si Paquito Diaz ay pumanaw sa edad na 78 dahil sa komplikasyon ng pneumonia at sepsis. Sa pagkawala ng aktor, ang kanya naman alaalang iniwan sa mga puso ng kanyang naging tagahanga ay hindi basta-basta mawawala. Siya ay maituturing na legend sa kanyang mga naging kontribusyon bilang isang epektibo at mahusay na kontrabida sa kanyang mga nagawang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Paquito Diaz, at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Lalabanan tayo. Lahat ng tamang ko, mabagsak kayo. Para makita sa mata ni Kapitana, di ako lalabas na bita. Okay, boss. Maliwanag ba? Areglado yung boss. Siguro naman hindi ako dadala ni Turing Ahas ng mga bobo. Sanay kami rin, boss. Ha? Paano kung pumalag yung kasama? Tutundasin ba namin? Talaga. Kunwari, Google video lang. Huwag niyo papatayin. Anong oras ang dating? Eh, ganitong oras ang dating nun. Ha? Pag malapit na sa bahay, harangin niyo na. Alam niyo na gagawin? Oo.